Okay mga kalibig, kakauwi ko lang galing sa trabaho and thank God nakauwi ng maayos. Siya nga pala, kagaya ng nabanggit ko ha, paparating na yung mga employers galing dito sa amin sa High River and doon po sa Guelph, Ontario. And gagawa ko ng video para sa inyo mga kabayan ha, particularly mga applicants bound to High River, Cargill and doon po sa Guelph, Ontario. Bibigyan ko kayo ng mga tips and idea kung ano bang dapat ninyong paghandaan and ano bang mga dapat ninyong malaman nang sa ganun kayo ay maging prepared. Okay? Bibigyan ko na kayo ng heads up ngayon pa lang. So, kung bago pa lang kayo sa akin channel, huwag nyo kalimutan mag-subscribe and i-click yung notification bell para lagi kayong updated sa mga videos, updates, and knowledge na kayo na-upload. Okay? Isang intro lang muna tayo mga Curly Boy. Kamusta mga kababayan? Welcome sa aking channel. Ako nga pala si Wildy, isang Filipino butcher galing sa Golden Horizon Agency. Kung may katanungan ka, huwag kang magkatubili, i-ask me. Basta click like and subscribe then share mga video ko sa YT. What's my name? Wildy. Wildy. Wildy boy. 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 That's my name. Guys, Philippine time, 8 to 5, Friday dyan. Good luck sa inyo lahat. Ayaw kumakalik kayo para sa darating na employer's interview. And para mangyari yan, kailangan malipasan yung initial interview and then providing yung mga documents or yung mga requirements na hinihingi nila sa inyo just in case na kayo ay makapasa at mabigyan kayo ng checklist. Okay. And take note mga kabayan ha, kung kayo ay nasa ibang bansa, kung kayo ay may time na umuwi, pwede kayong ma-entertain nyo sa gawin ninyo yan. But kung kayo ay mag-apply online, maaari din naman kayo nilang ma-entertain. But iba kasi kapag nakaharap nyo yung employer guys, mas maganda and mas may progress yan mga Rudy Boy. Kasi after ng employer's interview, meron kayong trade test. Kaya gaya nung sabi ko, over and over ko kayo ibigyan ng update kung ano ang mga dapat ninyong pagandahan at mga dapat ninyong gawin. So, pasok muna ako guys. Antabayaran nyo ako mamaya. Kumusta mga Curly Boy? Isang pinagpalang araw sa inyo lahat sa Pilipinas. Sa video ito, isi-share ko sa inyo yung mga bagay na dapat ninyong malaman and yung mga dapat ninyong paghandaan sa pagdating ng employer. Na-post ko sa aking Facebook group na paparating na ang employer this month of June. And dalawang linggo po sila dyan sa Pilipinas na magkakandak ng manpower pooling para makakuha ng mga skilled butchers na i-deploy dito sa Hari River and dun po sa Guelph, Ontario. Now, dapat ninyong alaman mga kabayan na ang mga paparating na employer is hindi lang po mga Canadians. Meron din po mga Filipino-Canadians. And aside from that, meron silang kasamang nurse na magkakandak ng physical examination sa lahat ng mga makakapasa sa employer's interview. So, kinakailangan hindi lang kayo mentally prepared, kinakailangan physically prepared kayo sa araw na yan. Okay, take note ha. Yung mga kamay ninyo, kinakailangan kapag pinagrip kayo, kinakailangan maggrip ninyo ng tama ang kamay ng nurse kasi ipapagrip niya talaga sa inyo yan guys. Kagaya po ng pinagawa sa amin and aside from that, meron sa inyo ipapagawa ng mga exercise. Payback nung kami, pinagawa kami squat, jumping jacks. Yan ang pinagawa sa amin guys. Stretching. And ito guys, papagawa sa inyo yan. Ito sa likod. Kinakailangan huwag kayong pakita ng mga ninyo kinakaya or huwag kayong pakita ng mga kayo ay parang umaaray or nasasaktan. Never nyo ipakita yan guys kasi maaari kayong mag-fail. Kahit na pumasa kayo sa employer's interview ha, may chance kayo na hindi mag-qualify sa susunod na step or step. Okay, tandaan niyo mabuti.
lahat ng mga possible na mga ipapagawa, may perform yun ng tama. Okay. And sa employer's interview, huwag kayong masyadong kakabahan guys ha, be confident lang. At sa totoo lang guys ha, hindi naman lahat ng mga employers is seryoso talaga. Kung minsan may mga palabiro, way back po nung kami, may mga pinapakanta pa nga upon conducting the employer's interview. Ano sila guys? Ano lang sila? Chill lang sila and then yung mga reaction niyo. Usually talaga, ayaw nila ng mga masyadong seryoso. Kaya hanggat maaari, maging kalmado lang kayo mga kabayan ha. Pinakailangan nyo lang paghandaan yung mga possible questions. And aside from that, huwag kayo mag-focus sa mga common questions tulad ng why should we hire you? What do you know about our company? And tell me about yourself. Kinakailangan din alam nyo kung paano sagutin yung mga hindi common na mga tanong or yung mga unexpected questions. Basta mag-review lang kayo mga kabayan about sa lahat ng mga possible questions na maaaring itanong sa inyo. And kinakailangan masagot nyo ng tama yan. Nang sa ganun mag-qualify kayo sa next step in physical exam papunta sa trade test mga kauliboy. So yun mga kabayan, simple tips and ideas na dapat ninyong malaman. And so ganoon lang mga kauliboy, hindi naman ganoon kahaba yung employer's interview. Basta make sure lang na kayo ay nakapag-review, kayo ay nakapaghanda in any possible questions, and yung pangatawa ninyo is physically prepared. And suotin ninyo ang inyong mga lucky dress or yung mga lucky attire. Kung naniniwala kayo sa mga ganyan, ako guys, naniniwala ako dyan. Kasi ako sa totoo lang, mahilig ako magsuot ng mga may collar. Para sa akin yan yung lucky dress ko or lucky clothes ko kapag ako ay sumasabak sa mga interviews, ako ay sumasabak sa mga trade test. Basta lang guys, kung kayo may paniniwala na ganyan, maaari nyo rin gayahin just in case lang kung talagang feeling nyo na swerte ang mga damit na yan. Remember guys ha, yung tinatawag na law of attraction, kapag kayo naniniwala sa isang bagay, kung minsan nangyayari yan, nagkakatotoo. Maging positive lang kayo na kayo ay makakapasa. And the rest is magiging tuloy-tuloy. Maaari nyo, isa na kayo sa maaaring butcher na ma-deploy dito sa High River. And take note ha, kayo ay gagawa ng history kapag kayo ay nakapunta na dito. Why? Kayo ang mga batch na magiging unang-unang mga batch na from Magsaysay Global. Dahil take note ha, dalawang dekada po, mahigit, puro butchers from Golden Horizons po ang dinideploy dito. And hindi lang dito sa amin ha, pati sa JBS guys and sa Guelph, Ontario. So kung sakaling kayo ay unang batch na ma-deploy dito sa Cargill High River, kayo yung tinatawag na mga unang batch from Magsaysay Global. So history yan mga kabayan, pwede nyo ipagmalaki na sa batch ng Magsaysay Global, kayo ang pinakauna na nakarating sa Cargill High River, Alberta, Canada. So magiging proud kayo sa sarili nyo yan guys. And maaaring, I hope, hopefully, matupad ninyo lahat ng pangarap ninyo. Not only for yourself, but also for your family. So yun mga oldie boy, I hope kahit paano nakatulog yung video na to ha. And sa lahat ng mga hindi pa nakasubscribe, pakipindot lang po yung subscribe button and click na rin yung notification bell, yung all, para lagi kayong updated sa mga videos, updates, and knowledge na kayo na-upload. Kung meron kayong mga katanungan or suggestions, ilagay nyo lang sa ating comment section. And pwede rin kayo maglagay ng mga tanong ninyo sa ating Facebook group in League of Filipino Butchers. And pwede nyo rin pong i-post yung mga videos ninyo guys ha. Kung sakasakaling meron kayong gustong i-share. And kahit anong mga informations and employment job opportunities, pwede nyo i-share mga kabayan as long as makatulong ito sa ating. So mga kaliboy, mga kabayan ko sa Pilipinas, kung kayo ay nangangarap na makapagtrabaho sa bansang Canada or even sa ibang panig ng mundo, ito lang ang sikreto guys para kayo ay maging matagumpay. Kung kayo ay walang experience, all you need to do is i-gain nyo ang experience. And aralin nyo muna kung ano yung mga requirements na kinakailangan sa mga agency na a-apply ninyo. Kung Canada man ang inyong target, anong particular na company ba ang gusto mong pasukan? Kung Cargill, 3 years experience without a gap. Ganon din po sa High Life guys, 3 years experience without a gap din yan. Ganon din po sa Ontario. Now, kung JBS, I think 2 years sila is okay na without a gap din. Now, meron din pong Conestoga Meat Packers. Tumatanggap naman sila ng mga less than 2 years as long as tuloy-tuloy and meron kayong mga
IELTS test results na pasado. And aside from that, meron din pong mga agency bound to UK. Hindi ganun ka higpit ang kanila mga requirements, guys, ha. Experience is 6 months onwards is okay sa kanila as long as maipasa mo yung IELTS UK VI and the rest requirements is mapoprovide. In Australia, just in case gusto nyo sa Australia, aralin ninyo kung ano yung mga experience na dapat nyo i-gain and kung ano yung mga dapat ninyong i-provide. In IELTS, remember, ano sila, medyo mataas yung standards nila dyan, kaya kinakailangan ninyong maipasa yan. Ang sikreto lamang is mag-review and mag-practice kayo in every category. So yan mga kuliboy, kung kayo ay nakaharap, kinakailangan nyo sabayan ng kilos and gagawa kayo ng paraan. Ganun lang naman. Kagaya na nakalagay dito sa t-shirt ko, keep the dream alive, be inspired and be motivated. Kung nagawa nila, of course kaya mo rin gawin. Tiwala sa sarili and pananalig sa Diyos mga kabayan. Lahat is kayang gawin, guys, ha. Kung gusto mo ng pagbabago, simulan mo na ngayon, guys. Kung kinakailangan mong isakripisyo yung iyong profession para sa iyong pangarap, why not? For, ano yan eh, tawag yan, for the greater good. Kasi, kung kumikita ka sa ngayon, halimbawa lang, manager ka, or just for example, supervisor or engineer, kung kumikita ka ngayon ng 50,000 a month, kung sa tingin mo is hindi yan sapat dahil lumalaki yung gastos and lumalaki na rin yung mga anak mo, lumalaki na rin expenses, so on and so forth, ang pag-butcher is maaaring maging way para magkaroon ng pagbabago ang iyong buhay. Okay? Maaari kayong maging permanent resident sa Canada and maaari kayong makakuha ng malaking sahod dito. Okay? So, the rest is maaari nyo ma-achieve. So yun mga holy boy, tandaan nyo palagi. Be consistent lang, be patient, and have a positive mindset. Okay? Kita-kita sa akin next video. God bless mga kabayan. Bye-bye.